hitchhike para sa iyo. Kaya ay starter dito. Hitchhike. Hitchhiking. Hitchhiking. Ano yung hitchhiking? Hindi ko alam. Ano po yung hitchhike? Hindi ko alam. Wala po yung kahit anong idea about wala. Ngayon ko lang siya narinig. Kuya, ano, alam niyo po ba kung ano yung hitchhiking? Hitchhiking? Hitch. Parang medyo familiar pero nakalimutan ko. Hindi ba yan? Yun lang po ba yung idea nyo about hitchhiking? Hitchhiking, parang ano, wala po ako sa isip ko na... Siyempre, doon yung word na ano, outing kayo diyan. Yung may akyat kayo na po, ano man. Aral ka naman po eh. Ano po yung hitchhiking? Alam niyo po ba yun? Hindi ko maalam eh. Wala po yun. Wala po kong idea kung ano po ang hitchhiking. Wala. Ngayon ko lang narinig yun. Alam mo po ba kung ano yung hitchhiking? Hindi. Hindi po eh. Hindi. Kayo po? Wala po kayong idea kung ano yun. Ngayon nyo lang po ba narinig yung mga? Ha? Ano ba yan? Ano po yung hitchhike? Hindi ko alam eh. Ang hitchhiking, saan ito nagsimula? Marahil, walang makakatukoy kung paano nagsimula ito. Ang sigurado lamang ay pinasikat ito ni Marilyn Monroe sa pelikulang The Misfits noong 1960. Simula noon ay nagkaroon na ng imahe ang pag-hitchhike na tinawag ding libreng sakay. Ngunit may kapalit na ito. At naidikit na rin ito sa mga bayarang babae na pinapahinto ang kanilang posibleng customer. Dahil sa naging laganap ito sa ibang bansa at sa ibang probinsya dito sa Pilipinas, ay nagkaroon ng mga grupong nagpapayo at gumagabay sa mga nagbabalak mag-hitchhike. Di naglaon ay pinagbawal na ito sa ibang bansa, kagaya ng Pennsylvania, Cuba, Norway, at sa iba pang lugar sapagkat tumaas di umano ang krimen. Dahil dito, ay dumami na rin ang mga pampublikong sasakyan kaya't nawala na nga ng halaga ang pag-hitchhike. I wish you wouldn't talk so much. I would let a car get away. So suppose nobody stops for us, huh? They'll stop, all right. It's all a matter of knowing how to hail them. Oh, and you're an expert, I suppose. Expert? I'm going to write a book about it, called The Hitchhiker's Hail. There's no end to your accomplishments, isn't there? You think it's simple, huh? No. Well, it is simple. It's all that old thumb, see? Yeah. Now, some people do it like this. Like this. All wrong. Never get anywhere. Oh, the poor thing. Yeah, boy, but that old thumb never fails. You know, it's all a matter how you do it, though. You know, now, you take number one, for instance. That's a short, jerky movement like this. That shows independence. You don't care whether they stop or not. You got money in your pocket, see? Clever. Mm-hmm. Yeah, but number two, that's a little wider movement. A smile goes with this one like this. That means you got a brand new story about the farmer's daughter.
You figured that out all by yourself, huh? Yeah, that's not it. Yeah, number three, that's a pit. Yeah, that's a pitiful one. You know, when you're broke and hungry, everything looks black. It's a long, sweeping movement like this. Gotta follow through, though. Oh, that's amazing. Hmm? Yeah, but it's no good, though, if you haven't got a long face to go with it. Here comes the car. Okay, now watch me. I'm gonna use number one. Keep your eye on that thumb, baby, and see what happens. I still got my eye on the thumb. Something must have gone wrong. Try number two. Well, when you get to 100, wake me up. That book, after all. Yeah, think of all the fun you had, though. You mind if I try? You? Don't make me laugh. Oh, you're such a smart aleck. Nobody knows anything but you. I'll stop a car, and I won't use my thumb. What are you going to do? The system, all my own. Sinubukan kong maglakad-lakad sa isang parte ng General Trias upang alamin at subukang makita kung meron yung mga motorista na magpapasakay sa akin. Sa pagdaan ng mga sasakyan ay di ko na malayang halos 2 oras na pala akong nakatayo upang maghintay ng mga sasakyang magpapasakay o titigil man lamang sa akin. Hindi ko lubos maisip kung bakit nga ba walang nagpapasakay o kahit na huminto tuwing pumapara ako. Habang lumilipas ang oras, ay masasabi kong hindi pala ito madali. Ako na pa siyang maglakad-lakad na. At baka sa bandang roon, ako ay pala rin na may isang mabait na driver na hihinto para pasakayan ako. Bekan na pa ako, wala pa rin nagpapasakay. Grabe. Pagod na ako. Wala pa din ang gabi. Pero meron si Kuya kasama natin. Naghihintay din siya dito. Ayun o.
Ayun, ayun, ayun. Si Kuya, nag-aantay din siya. At isu-zoom natin yan. Nakikita niyo ba si Kuya? Okay, bye-bye. Mag-aalasin ko na ng aking muling tingnan ng aking relos. At maglilimang oras na pala akong naghihintay ng mga sasakyan. Nagsisimula ng kumalam ang aking sikmura. Ngunit sa aking kinalalagyan, wala kang matatanaw na kahit anong tindahan o pwedeng makainan. Limang oras na akong naghihintay at nawawalan na ako ng pag-asa sa aking ginagawa. Natila simpleng pagtigil lamang ang mga sasakyan ay wala na isang motorista ang nagpa-unlock. Makalipas pa ang ilang minuto. Sa wakas, ako ay tinalad din. Kuya, bakit niyo ho ako pinasakay? Meron na ho bang naki-hitchhike sa inyo dati? Yung nakisakay? Marami na. Pumapayag ho talaga kayo. Gano'n kayo kadala sa lugar na to? Twice a month. Okay ho. Ano hong naiisip niyo pag may naki-hitch? Iniintuan namin. Kasi minsan kasi wala silang pangasahe. Pag isa kayo sila, isa. Pag dalawa lang kami.
nagsasalay kami ng ano. Ay, sige, salamat po. Kahit dyan na lang po ako, kuya. Salamat po. God bless po. Ingat din. Pag narinig din yung salita ng hitchhiking, ano pong po pa ito? Any idea? Ito yung matatry ka na makisakay sa isang estranghero. I think hindi naman siya. Una ko naiisip ha, may nakita na kasi akong gano'n. Napanood na movie. I think nag-aaral pa. Pero yung hindi siya uso dito sa States. Na-try nyo na po bang mag-hitchhike? Hindi pa. Or may friends kayong napag-try na mag-hitchhike? No. Wala pa din. Like I said, bukod sa alam ko, personal na parang sa akin, hindi siya. Mukhang hindi siya. Hindi siya applicable? Hindi siya hindi applicable. Mukhang hindi siya nagagawa dito sa Pilipinas. Kasi, ang Pinoy kasi may tendency na medyo ingat sila. Trusting ang mga Pinoy, oh. Pero pagdating sa mga ganun, sanay tayo na protektahan yung sarili natin. Parang instinct natin na huwag ka agad magtiwala. So, di ba sabi ka, westernized, parang yung ano natin, colonial sa ano, parang yung mga, tawag dito, yung doon tayo kumuha sa, parang ginagaya natin mga western countries. Bakit kaya yung hitchhiking hindi na ano sa atin? Parang hindi siya common. Kaya hindi siya common sa personal kong opinion. Sa palagay ko, dahil sa kung ano na rin yung lipunan na meron tayo ngayon, let's face it, hindi siya ganun ka-safe. Okay, I'm not saying na pag nasa States ka, or sa Europe, or North America, eh, safer doon. Pero, dito sa kanalakhan natin, itinigil yung mga magulang natin na pagbukas tayo ng bahay, mula na tayo estudyante, hanggang ngayon na tayo mag-iingat. And instinct natin na protektahan yung sarili natin. Lalo na kung i-open mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na magiging mas vulnerable ka sa danger. So I don't think magiging kampante ang isang Pinoy doon. And similar doon sa hitchhiking na idea, siguro pwede yung carpool. Pwede siya yung carpool, meron siyang consent eh. At related at magkakakilala sila for practical reasons, diba? Ginagawa ito rin hiking. I don't think magiging kampante ang isang Pilipino na gawin yun. Hindi lang sa sumasakay, hindi sa nag-offer ng ride. Kasi diba, parang kahit saan ka doon, ikaw yung makasumasakay. Parang may notion ka na kung hindi ka nalang kaya kung nalang masasakay. Okay. So, kung kaya bibigyan ng chance, gusto nyo ba matry mag-hitchhike? No. No? Yes. Kung kayo yung may sasakyan, magpapahitchhike ba kayo? Depends sa sitwasyon. Kung hitchhike idea, no talaga. Hindi talaga ako ako dyan. Pero, kung tipo, may nangangailangan. Or, depende sa sitwasyon eh. Alert na kasi ako eh. Muna nag-aaral ako commuter. So, nasanay ako na proteksyonan yung sarili ko. Kahit nasaan ako. Hindi naman yung parang planning na planning ako. Pero, alerto. Iba yung alerto. Pero, minsan mararamdaman mo na huwag nangangailangan na tulong isang tao. Ano ba matatanda? Or, may na-aksidente. At nangangailangan na tulong mo na may sumukod sa pinaglalang hospital. Hindi mo masasabi. Pero yung idea ni hitchhiking, hindi ako kampante doon. And I don't think magiging kampante ako doon. Okay po. So, yun lang po. Yun lang yung tanong. Thank you po. Okay.
dati ang tawag niya yung Rigon. Ngayon dahil sa makabagong mga kabataan, siya yun. Ito yung mga tao na nakikisakay ng libre. Kanyari, walang gusto lang. Yung iba kasi dahil na sa mga kabataan, siya yung nila, gimmick o kaya trip lang nila. Iba naman, siguro walang pamasahe, kaya nakikinig siya eh. Yun. Ano po bang tingin niyo sa mga nakiki-hitchhike? Sa akin, tingin ko sa kanila mga malalakas ang loob. Kasi hindi sila natatakot na makisakay ng ganun, libre. Hindi nila iniisip kung ano yung mangyayari sa kanila. Kung meron mo kayong sasakyan, magpapahitchhike po ba kayo? Depende siguro. Siyempre, bilang ako mayari ng sasakyan, kailangan pipiliin ko rin yung sasakay ko. Kahit na libre na nga, kasi mahirap na, baka mamaya ang maisakay mo pa isang mga manluloko, gano'n, o kaya maku-hold up ka lang, di ba? Magpapahitchhike, makikihitchhike po ba kayo? Ako, sa akin, hindi. Kasi takot ako eh. Mahirap na, marit pa ako na. Joke na. Makikihitchhike. Anong tingin niyo sa mga nakikihitchhike? Walang pumasahe. Ito lang nilang umalo. Ito kayo lang. Para makalib din ang pumasahe. Magpapahitchhike ba kayo kung sakali? Bakit? Kikipos lang kumilig ka mga yun eh. Makikihitchhike kayo? Kayo mismo makikihitchhike ba kayo? Hindi. Bakit? Wala, kikipos lang yung mga yun. Hindi, kayo mismo makikihitchhike ba kayo? Hindi. Bakit? Wala lang, hindi ako lang. Ate, ano po yung hitchhike? Pagkakaalam ko dun yung mga nagpapasakay kahit hindi nila kilala. Ano pong tingin niyo sa mga nakiki-hitchhike? Ang tingin ko... Wala lang, siguro trip lang nila. O kaya guwapo yung nasa-drive. O sa yun lang. Magpapahitchhike po ba kayo? Hindi. Bakit? Kasi hindi ko naman siya kilala eh. Imalay mo kung siya, kung masama siya tao. Eh kayo, makikihitchhike ko ba kayo? Hindi rin. Bakit po? Kasi hindi ko rin siya kilala eh. Mamaya masama din siya. O pasanya ako dalhin. Hi, yun po yung mga nakikisakay na libre. Ano pong tingin niyo sa mga nag-hitchhike? Siguro, yun yung mga siguro walang pamasahe o kaya naman trip-trip lang din nila. Magpapahitchhike po ba kayo? Sa akin, hindi ako. Bakit po? Siyempre, di naman sa pag-ano na kasama sila pero for security talaga. Eh kayo ho, makikihitchhike ho ba kayo? Mas lalo rin hindi. Bakit po? Siyempre, hindi ko rin natin sila sa kakayaring makikihitchhike. Hindi mo rin sila. Experience na nag-hitchhike kayo? Mahirap. Bakit po kayo nag-hitchhike? Kasi wala na akong masakyan na, kagabing-gabi na. Ano pong na-experience nyo? Mahirap kasi pagka wala ka na masakyan, nakakatakot kasi gabing-gabi na eh.
Mag-hitchhike pa po ba kayo ulit? Depende. Kung pagka wala nang masakyan na iba, pagka wala nang pumasahe. Eh, magpapahitchhike po ba kayo? Oo, kasi sa mga iba kasi nakaka-experience ko naman yung ganun eh. Mahirap talaga. Bakit ka nag-hitchhike? So, one time kasi, yung kakilala ko, pinahatid sa akin. Eh, since, I think, 10 or 11 na ng gabi yun. So, kailangan may mag-hatid sa kanya. Nung hinatid ko siya, biyaheng naik pa. Pagdating ko doon, as in, wala na ako masakyan talaga na, as in, wala kang makita kahit isang ilaw ng kotse talaga. So, buti na lang, after, I think, 10 or 15 minutes, may dumaan na bus, sabi, biglang sinakay ako. Then sabi nga is, ano, sumabay na ako dahil ng mga ganong oras, wala na talaga masasakot. Anong nararamdaman mo noon, nung mga panahong mo? Well, ano, noong una, nagulat ako. O, nag-isip ako kung sasakay ba ako dito, baka mamaya, modus operandi. Kasi talagang, ano, dalawa lang sila, tapos syempre, bus yun, baka mamaya, sa slip-slip na lugar, baka mamaya, ilip-ilip ko ka kung saan. Pero naisip ko kasi, ano, parang wala no choice na ako eh. So, kung mag-aantay pa ako, baka lalong wala na ako masakyan. So, nung pagpasok ko, then na parang nakita ko naman na parang naawa lang talaga sila, okay naman sila. So, mag-hitchhike ka pa ba ulit? As much as possible sana, wag na. Pero kung ano, oo. Bakit? Talaga kasi, minsan maaranasan mo talaga nang wala ka talaga magagawa na at ano, wala ka na magagawa kundi mag-hitchhike na talaga. Magpapa-hitchhike ka rin ba pag nagkaroon ka na ng sarili mong sasakyan? Siguro. Bakit? Siguro na, ito yun, naranasan ko na na wala talagang ano, masakyan. Pero siguro at sa spot, titignan ko muna kung talagang safe talaga sa hitchhike. Kasi sa panahon ngayon talaga, ang hirap magtiwala sa tao. Hitchhike. Kasi usually, pagka nagpupunta kami sa mga concerts or gig, laging mga gabi. So, di ba, madaling araw kami makakaalis. So, ang tendency, wala na kami masakyan. So, ginagawa namin, para makatipid na din, kasi kanimita kasi pag nagpupunta kami sa mga concerts na yun, eh, mga rockers kami, so, they tend na ignore kung sasakay man, kung mag-hitchhike kami. Kasi nga, all black kami, baka isipin sa amin masamang tao kami. Yun. Anong nararamdaman mo tuwing nag-hitchhike ka? Gaya nga nung sinabi ko, hindi pa ako nakaka-try na makapag-hitchhike. As much as I want to, hindi ako napagbibiglan kasi nga, laging ginagawa namin or sinusubukan namin yun kapag nagpupunta kami ng mga concerts. Gaya nung Pulp Summers na. So, hindi ko pa natatry. Itatry mo ba ulit mag-hitchhike? Oo naman. Kasi parang hindi kompleto yung buhay rakis na mo pag nag-hitchhike. If ever man na magkaroon ka ng sasakyan, mag-hitchhike ka rin ba? Magpapa-hitchhike ka? Oo naman. Kasi yung pag-hitchhike naman, hindi naman siya sign na nag-depend ka or something. Parang it's a chance na makakita ka ng mga bagong tao. Yun. Turns out, hitchhiking is a bit harder than anticipated. Bakit nga ba hindi nga pagkatiwalaan ng lipunan ang bawat isa ngayon? Ako po si Giselle Tiangas at ito ang Biyaheng Tiwala.